mas marami ang bilang ng nabubuhay na punla sa may baybayin o pinagtataniman kapag ito ay galing sa mangrove nursery o punlaan. Ang nursery o punlaan ay mahalaga upang masigurado na ang mga propagule o seedling ng mangrove ay mabubuhay at lalaki. Ang mga propagule ng bakawan o rhizophora na nalalaglag tuwing kati o maliit ang tubig ay karaniwang natatangay lamang ng tubig o hindi tumutusok sa putik o lupa ng maayos kaya nawawala ng pagkakataong lumaki. Ang mga ito ay maiiwasan sa pangungulekta ng mga propagule at pagpupunla muna sa nursery hanggang magkaroon ng matataas at matibay na sanga at malalaking ugat na kayang tumagal sa hampas ng alon at mga peste. Kaya naman, sa may baybayin o sa pinagtaniman, mas marami ang bilang ng nabubuhay na punla na nagmula sa punlaan kumpara sa hindi. Dapat pumili ng bahagi ng komunidad na karaniwang inaabot ng laki ng tubig para sa nursery upang mabawasan ang trabaho ng pagdidilig ng mga propagule. Kailangan din na ito ay patag, may lilim mula sa puno o iba pang istruktura at proteksyon mula sa malalakas na alon at ulan. Makabubuti rin kung ang gagawing nursery ay malapit sa mismong pagtataniman ng mga seedling. Kolekta ng mga punla ng mangrove na itatanim ay dapat gawin mula Hunyo hanggang Agosto. Ito ay pagkatapos ng panahon ng pamumulaklak sa Abril hanggang Mayo. Pagkatapos kolektahin, ang mga punla ay maaaring iimbak sa isang malilim, malamig at tuyong lugar at dapat itanim sa loob ng isang linggo hanggang isang buwan, depende sa uri. Pag nakapili na ng angkop na lugar para sa gagawing mangrove nursery at pagkatapos mangolekta ng seedling o propagule ng bakawan, ay maaari itong itusok sa putik na nakalagay sa itim na polybag na mga sukat na 7x11. Dapat ay 1/3 ng haba nito ay nakalubog sa putik. Ang mas maliliit na uri ng binhi ng mga mangrove, katulad ng sa palapat, ay mas matagal palakihin. Kaya nangangailangan ng mas mahabang panahon ng pag-aalaga sa nursery. Maaari nang ilipat ang mga punla sa may baybayin kapag kalahati hanggang 1 metro na ang laki nito.